importanteng bagay na dapat mong malaman bago ka kumuha ng HMO at bakit nga ba ako at ang aking mga anak meron ito? Worth it nga ba? Yan ang pag-uusapan natin sa video nito. Kaya naman, panoorin mo ito hanggang sa dulo, lalo na kung may idea ka about HMO, pero medyo naguguluhan ka kasi baka ma-scam ka. No! Kaya naman, baka naman wala kang idea tungkol sa HMO, pero gusto mong kumuha. Yes! Yan ang pag-uusapan natin. Kaya naman, samahan mo ako until the end of this video. Thank you so much. Welcome sa ating channel kung saan ingatan at palagoy ng perang pinaghirapan. Ako nga pala si SP Maristela Banaag. Isa po akong single ma, OFW, and financial educator. By the way, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, aba, hit the notification bell and subscribe now na. Pag-uusapan natin, number one, ano nga ba ang HMO? Number two, ano yung mga benefits nito sa'yo at sa family mo? And number three, worth it nga ba? O baka naman gastos lang? Kailangan ko nga ba talaga? And number four, limang importanteng bagay na dapat mong malaman bago ka kumuha ng HMO. So, let's start! Number one, ano nga ba ang HMO? Ang HMO means Health Maintenance Organization. Maraming HMO sa atin. Kadalasan nga, isa ito sa ating mga privileges ng ating mga empleyado at maging OFW. Kumbaga, sagot ng company or employer mo ang iyong health card just in case na magkasakit ka, eh meron kang pangbayad sa hospital, doctor, laboratories, and many more na hindi mo na po problemahin ang pera. Ang disadvantage lang ng HMO mo from your company or employer kapag natanggal ka sa work, kaya naman nag-resign ka, nag-retired, automatic na wala ka ng HMO. Paano kapag bigla ka nagkasakit? Paano kung wala kang HMO, wala kang malaking savings? Paano ka? Alam mo ba na pwede kang magkaroon ng sarili mong HMO? Paano, Ms. SP? Kaya naman, watch this video until the end. Question number two. Ano-ano naman ang mga benefits sa'yo ng HMO at sa family mo? Of course, number one is peace of mind. Manatag ang kalooban mo. Dahil meron kang HMO, once na nagkasakit ka, abay meron kang health card na ibibigay mo sa hospital. At hindi ka na may stress. And saan nga ba kukuha ng pambayad sa hospital? Remember, nung nagkasakit ang late husband ko, in and out siya sa hospital. And of course, meron din siyang maintenance medication. Alam mo ba na sa tuwing ma-hospital siya, nandun na yung takot ko and worry na saan kaya kukuha ng pampa-hospital, pambayad sa kanyang bills. Kasi ako lang din naman ang sumusuporta sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Tapos meron pa kaming mga anak na dapat ding suportahan. Alam mo yung pakiramdam na hopeless and stressed ka? But unfortunately, kinuha rin siya ni Lord. At alam mo ba ang naiwan sa akin? Wala kaming savings, may utang kami, financially and emotionally stressed and depressed ako. And it took 3 years bago ako naka-recover sa lahat ng aspeto ng buhay ko and maging sa finances ko. Kung may HMO ka, aba, malaking tulong ito sa iyo at sa family mo. Imagine mo na secured mo na ang iyong family at may peace of mind ka na. Lalabas ka na lang sa hospital na ang isipin mo ay magpagaling, hindi ang iisipin ay paano kaya magbabayad ako ng utang. And number two, mas maalagaan ang kalusugan at wallet mo. Dahil sa HMO, meron itong free dental care, free annual physical examination. Malaking savings na ba ito para sa'yo? Siyempre naman oo, kasi free na ito. Pwede naman na hindi ka kumuha ng HMO, pero ito yung sinasabi ko sa iyo at ito yung na-experience ko noong nagkasakit ang asawa ko. Huwag na huwag ka lang na mawawa one time. Yun ba na magkakasakit ka na walang HMO at walang savings, walang malaking savings, tapos wala kang mauutangan? Ay, sinasabi ko sa iyo, tiyak na sakit ng ulo ang idudulot nito sa iyo at sa family mo. And of course,
ano-ano ang limang importanteng bagay na dapat mong alamin bago ka kumuha ng HMO. Number one, legality nito at gaano kalaki fund nito. Alam mo ba na sobrang importante na busisiin mong mabuti ang legality at authorized capital stock upang masiguro mo na hindi ka ma-scam at kaya nito na bayaran ang mga plan holders nila. And number two, maraming comprehensive coverage. Ano-ano ang mga comprehensive coverage ng HMO mo? Meron ba ito ang free existing and dreaded disease, in and out patient, annual physical examination and dental care, room and board accommodation? Meron ba itong term life insurance na kapag kinuha ang plan holders ay merong instant money na makukuha ang beneficiary? Kapag na-aksidente, ganun din. Kapag na-disabled ka, may investment ba na kasama? May family assistance service bang kasama na kung sakaling ang immediate family mo ay nagkasakit, pwede ba itong ipahiram sa iyong immediate family? And number three, check the network of healthcare providers. Siguraduhin mo na nationwide ang network of healthcare providers na mayroong doctors, hospital, clinic, para naman just in case na kahit nasaan panig ka ng Pilipinas at bigla kang magkasakit, ay may pagdadalhan sa iyong hospital, may titingin sa iyong doctor, wow! At hindi mo na kailangan magbayad ng malaking, wow, halaga or maglabas ng malaking halaga. Number four, affordability. Aba, halos lahat naman tayo mga tao ay gusto maka-avail ng HMO. Kaya lang, the question is, affordable ba? Kaya ba ng masang Pinoy? Baka naman masakit sa bulsa. And number five, ano-anong products ang kasama sa HMO mo? Baka naman life insurance lang, o baka naman investment lang, or a combination of two. Wala namang masama dito. Kaya lang, ito yung good news. Pwede ka palang maka-avail ng HMO na 3-in-1 products. Meron ng life insurance, meron ng healthcare, and meron na rin investment. Alin ba ang mas prefer mo? 2-in-1 or 3-in-1 na halos same premium din naman ang babayaran mo? 3-in-1 products na affordable, nationwide ang network healthcare providers, maraming coverage, may growth, may protection, may investment, and of course, ang the best, hindi malulugi or hindi magne-negative ang iyong premium. And of course, may malaking authorized capital stock. After mangyari sa akin ang pagkawala ng late husband ko, talaga namang malaking dagok ito sa akin. Wala kaming savings, nakakaawa kami noon, and ang hirap makabangon. Kaya naman, after kong busisiin ang HMO na inoffer sa akin way back 2015, at nakita ko ang mga benefits nito, legality and authorized capital stock, at syempre yung bilis ng serbisyo sa pagpuproseso, benefits para sa beneficiary, at yung product na 3-in-1, aba, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Kumuha ka agad ako kahit noon ay wala pa akong savings at sapat lang din naman ang kinikita ko para magkaroon ako ng peace of mind. And ganun din yung family ko. Panatag ang loob ko if ever na kinuha ko ni Lord. Kasi meron akong may iiwan na instant money para sa aking mga anak. And kung tumanda naman ako at umedad hanggang 100 years old, aba, nothing to worry kasi meron akong healthcare and investment na mag-work para sa akin. Nothing to worry, di ba? And another good news dito sa aking HMO ay after 8 years, ha, magsisimula na ang aking investment. At habang may fund ang HMO ko, pwede ko itong gamitin sa outpatient, inpatient, at kung sakali magbubuntis uli ako, pwede kong gamitin sa maternity and sa pre-existing condition, dreaded disease. And kapag hindi ko nagamit ang aking HMO, aba, another good news, meron pang 85% na bonus na ibabalik sa'yo at hindi magne-negative ang pera ko. Ano nga ba ang HMO ko?
Ito yung Kaiso 3-in-1 saving program. 7 years to pay, pero 20 years kang insure until 100 years old ang healthcare and investment mo habang may fund ka. So kung gusto mong matutunan about Kaiso, click the link below and madirect ka sa aking video presentation about Kaiso. And of course, Kaiso is very affordable. Pwede ka na mag-start sa halagang 88 pesos per day or 2,647 pesos monthly kung ikaw ay 10 to 40 years old. Pero kung ikaw naman ay 41 to 50 years old na, pwede kang mag-start sa 3,529 pesos. At kung ikaw naman ay nasa 51 to 60 years old and 6 months, pwede ka na magsimula sa 4,412 pesos per month. Gusto mo rin bang malaman at alamin what is Kaiso all about? Click the link below. I hope this video helps and enlightens you about HMO. Is it worth it to have an HMO like Kaiso or consider na as an expenses? I just want to ask you, worth it ba na protektahan mo ang iyong sarili, family, assets, and business? Comment mo naman dyan sa baba ng video na ito. Thank you so much for watching, and if you think this video is informative, like, share to your loved ones para magkaroon din sila ng idea about HMO, and subscribe na rin sa YouTube channel ko. Thank you so much. God bless you. Until next video. Thank you.